Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Life is short and very unpredictable. Mas maganda ang buhay kung wala kang kagalit. Please, give Analyn a chance. Welcome back muli dito sa aking munting channel, mga kaabot kamay na pangarap. Kinausap nga ni Dr. Tanyag itong si Zoe ng Masinsinan at sinabi nga ni Dr. Tanyag dito kay Zoe na maiksi lamang ang buhay ng tao at sana bigyan niya ng isa pang pagkakataon itong si Analyn. At agad naman na nag-oo itong si Zoe dito nga sa kanyang daddy na si Dr. Tanyag. At dito nga unti-unting pinagbigyan ni Zoe itong si Analyn at pinahiram pa nga ito ng ballpen. At tinutokso naman ito ni Evan at dito na nga ni Carol. At ang sabi pa nga dito, kung nagkakabati na ba daw itong si Analyn at itong si Zoe. Subalit ay sinabi ni Analyn na parang unti-unti na nga daw na pinatawad itong si Analyn dito nga ni Zoe. At nagkausap nga itong si Analyn at itong kanyang ina na si Lynette. At ang sinabi dito ni Analyn sa kanyang ina na hindi bali daw na hindi siya kilalanin ng kanyang ama na si Dr. Tanyag. Basta magkakabati lamang daw silang dalawa ng kanyang ate Zoe. At dito naman na kinalungkot ni Lynette ang mga nasabi nga dito ni Analyn dahil gustong-gusto ngang mayakap ni Analyn itong ang kanyang ama na si Dr. Tanyag, subalit ay hindi nga niya ito magawa. Samantala, idinadaan naman ni Analyn sa sulat itong ang gusto niyang sabihin na ihatid dito naman sa kanyang tatay na si Dr. Tanyag. At gustong-gusto niya nga ito pasasalamatan dahil nga ay iniligtas ni Dr. Tanyag itong ang anak ni Elmer. At hindi nga ito masabi-sabi ni Analyn dahil naman dito kay Moira at kay Zoe. Kaya gumawa na lamang ito ng sulat. Subalit sa kasamang palad ay nakita naman ito ni Moira. At dito na nga nakinausap ni Moira itong ang si Analyn na huwag daw makalapit-lapit dito nga sa kanyang ama na si Dr. Tanyag. Samantala, napansin naman dito ni Joselito Cruz na lolo ni Analyn na parang inaapi nga ito dito ni Moira at dito ni Zoe. Kaya magdesisyon nga itong si Joselito Cruz na isasama na lamang niya itong si Analyn at Lynette dito naman sa Cebu kung saan ay susunod nga roon itong si Dr. Tanyag upang hindi na nga maapi-api pa itong si Analyn at itong si Lynette dito naman sa mag-ina na si Moira at Zoe. Kaya magdesisyon na nga itong mag-ama na si Dr. Tanyag at Joselito Cruz, nasasama na lamang sa Cebu ang mag-ina na ito na si Analyn at itong si Lynette upang ipamana nga dito kay Joselito Cruz itong ang kanyang kayamanan dahil parang maiksi na nga daw ang buhay dito ni Joselito Cruz. Kaya yan po ang ating pakaabangan sa Abot Kamay na Pangarap. Marami pong salamat sa inyong panonood.